No? Pagdating rin sa ating mga batas, for instance, one of the reasons that's very challenging for indigenous peoples in order to access social services is kasi meron pa rin mga katutubo, especially dun sa mga hinterlands, sa gitna ng gubat, no? The Dumagats, the Actas, the Aitas, no? The Tagbanuas, no? Sa mga gitna ng mga Istas, na hindi sila rehistrado. They're not even considered as citizens of the Philippines because basically, hindi sila nakapag-register din sa kanilang birth registration. No? Dahil yung format natin in terms of registration is not IP-friendly. Kaya nga, there was one time I was pushing for this law na gawing IP-friendly yung ating civil registration. No? Kasi kayo, kung ma-register kayo, andun yung first name niyo, andun yung middle name niyo, andun yung last name. May mga tribo na isa lang yung pangalan nila. So, paano mo ilalagay sa form niyo? Pag ikaw ay mag-asawa, syempre, andun yung marriage certificate, sino yung nagkasal sa inyo, yung pare, yung pastor. Merong mga tribo na hindi nila ginagamit ang simbahan kung sila ay mag-asawa. Meron silang mga native customs and traditions. Sa mata ng tribo, sila ay nag-asawa. Pero kung ilalagay mo sa civil registration, walang ganung format. So, that those are examples of systemic discrimination. Second, lack of access to basic services. Itong pandemya, wala masyado sigurong problema sa amin sa Cordillera because in the Cordillera, that's Ifugao, Kalinga, Benguet, Mountain Province, Abra, and Baguio City, more or less, kami yung relatively more fortunate than other IPs in the Philippines because we are the political, economic, and socio-cultural majority in our own province. Kaya nga ako, naging mayor, naging governor, naging congressman. Pero marami sa mga katutubo, majority of the indigenous peoples are the minorities in their area. No? Kaya nga kanina, pinag-uusapan, paano ba sila magpapakunahan? Anong gobyerno ba sila mapapailalim? Yung mga bakwit ng mga katutubo. For us in the Cordilleras, walang problema because the government, our government, headed by IPs, take care of these people. Pero marami sa mga katutubo, lalong-lalo na yung mga IPs in very remote areas na nahihirapan maka-access ng health, no? And other social services. Na. Kasi kung titignan mo yung makeup ng katutubo all over the Philippines, ang pinakamaraming katutubo ay nasa Mindanao. Those are the Lumads. No? Nakwento na siguro ng previous speakers natin. But there are many indigenous peoples, the smaller tribes, the aborigines of the Philippines, yung talagang mga naunang tao ng Pilipinas, no? These are the Aitas, Mangyans, Dumagats, Mamanuas, no? Sila yung magpipinsan, the Mamanuas are in Surigao, no? The Atis are in Boracay and the Visayas, and then you have here in Luzon, the Aitas, Mangyans, and the Dumagats, no? Sila yung mahirap hanapin, hindi na sila na-register. Hirapan pa sila maka-access ng services sa rural health unit o sa basic education.